So, hindi ko sinasabi na kapag red flag yung country na pupuntahan nyo ay hindi na kayo makakapag-travel na ma-offload na agad. So, hindi naman po. Dadaan, posible lang talaga na dadaan kayo sa secondary inspection. Merong further na question sa inyo. I-check talaga. Parang medyo strict lang sila. Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today po, pag-uusapan po natin yung mga bansa na kung saan ay red flag sa Philippine immigration. So bakit nga ba nagiging red flag yung country para sa Philippine immigration? Magiging red flag po ang country or ang bansa kapag high rate yung repatriation. High rate yung mga TNT sa bansa na yon. TNT yung mga undocumented workers. Undocumented na mga OFW. Meaning, for example, expired na yung visa nila pero nagtatrabaho pa rin doon, nag-i-stay pa rin doon kahit wala nang, expired na yung visa. Or, for example, kahit tourist lang doon and then nagtatrabaho, walang mga legal na dokumento. So, yun po yung mga TNT. And magiging red flag din po sa immigration ang bansa kapag maraming case ng human trafficking. So, for example, dineclare mo sa immigration na magtatrabaho ka, ganito yung trabaho mo, for example, waiter ka doon, and then pag-check ng immigration sa mga documents mo ay hindi siya legal, may mga fake na mga documents, and then pagdating mo doon, parang matrace nila na pagdating mo pala doon sa bansa na yun, ay iba pala yung magiging trabaho mo. Illegal na pala yung trabaho mo. Like for example, yung crypto scam, maraming Filipino na na-save ng Philippine Embassy para ibalik sa Pilipinas dahil nga illegal na yung mga trabaho nila doon. Nagiging slave worker na sila doon. So ganun po yung human trafficking. So kapag maraming case yung country na yun, magiging red flag po yun sa Philippine immigration. So eto na nga po yung mga bansa na red flag sa Philippine immigration. First ay of course yung Dubai, United Arab Emirates. Pinakauna po talaga yun na red flag sa Philippine immigration. Once na Dubai yung country of destination mo, posibleng diretso ka talaga sa secondary inspection. Hindi naman diretso na offload, diretso lang na interviewin ka ng bonggang-bongga. Kasi nga po sa Dubai, marami pong TNT, very high rate po yung repatriation sa Dubai. So ayaw na ng Philippine immigration na madagdagan pa yung TNT sa Dubai. Actually, sa experience ko nung nag-travel ako, nung na-offload ako, diba dumaan po ako sa secondary inspection nung nag-travel ako to Maldives, meron po akong nakasabay na na-offload din and yung destination niya ay sa Dubai. And naalala ko talaga na yung purpose ng travel niya ay for tourist and then hindi naman sponsored yung travel niya pero merong nag-invite sa kanya na friend and kaya naman na-offload siya ay hindi siya nakapag-provide ng picture nila together na talagang friend sila nang nag-invite sa kanya. Diba, ganun ka strict ang immigration talaga kapag Dubai yung destination. Kaya naman, for example, magta-travel kayo to Dubai as tourist, kailangan po ay meron kayong malakas or strong na documents talaga to prove na magtutour lang kayo, na hindi kayo mag-overstay sa Dubai. Hindi kayo magiging TNT doon. Yun talaga yung dapat nyong i-prove sa Philippine immigration. Kasi nga, medyo wala ng trust yung immigration sa mga Filipino na nagta-travel to Dubai. Kasi nga ganun palagi yung case. Sinasabi na magtuturist and then pagdating doon, nag-overstay.
wala ng visa pero nag-i-stay pa rin doon, nagtatrabaho, tago ng tago, 'di ba? And kapag nahuli, kasi nga illegal po yung magtatrabaho tayo na wala tayong legal na dokumento. Kapag nahuli tayo ng authority doon sa Dubai, so diretso po tayong makukulong. And then syempre, sino po yung tutulong sa atin? Of course, yung Philippine Embassy sa Dubai. And then ayun nga, kailangan natin na i-repatriate, pabalik sa Pilipinas. So yun na yung iniiwasan ng Philippine Immigration. Kaya naman, isa talaga ang Dubai sa red flag. So next po na country ay Malaysia. And then next ay Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia. So itong mga na-mentioned na country, itong anim na to, ito naman ay nagiging red flag sa Philippine Immigration dahil marami pong case ng human trafficking. For example na lang yung mga nababalita na akala nila maganda yung trabaho na ino-offer sa kanila. Pagdating pala doon ay nagtatrabaho as scammer, crypto scam. And then nagiging slave pa sila doon. Imbes na imbes na nagtatrabaho para kumita, ang nangyayari sila pa yung nagbabayad. 'Di ba? So, ang hirap. And then hindi lang po yung crypto scam. Meron din po akong nabasa na yung case naman ay sinasabi, yung offer sa kanya ay waitress ata yun. And then pagdating niya doon ay nagiging sex worker or tinatawag na sex slave, mga ganun. Pinapatake siya ng droga and then ayun, may mga customer. So, may mga sexual harassment na mga nangyayari. So, ang hirap. Tapos kinokompiscate pa yung mga cellphone nila para hindi makapagtawag ng tulong, makahanap ng tulong. So, buti na lang ay na-save din sila ng Philippine Embassy and nakauwi sa Pilipinas. So, yun po yung example ng human trafficking. Kaya naman kapag dito kayo na country na pupunta, posible din po na dadaan kayo sa secondary inspection kasi nga iniiwasan ng Philippine Immigration na baka biktima kayo ng human trafficking. So, again, kapag dito po yung destination nyo, make sure na strong yung documents nyo. Na kailangan ma-prove nyo talaga yung totoong purpose ng travel nyo. And then, yung dalawang country pa ay Singapore and Hong Kong. So, dito naman sa country na to ay mataas din po yung rate ng repatriation nila and meron din pong case ng human trafficking. Shinare ko po itong video na to, hindi para takutin kayo na mag-travel. Syempre, marami pa rin naman na nakaalis papunta sa mga bansang na-mention ko. Magdedepende lang po talaga yan kung paano nyo ma-prove yung legitimacy ng purpose ng travel nyo and ng documents nyo. Dapat ma-prove nyo sa immigration na talagang babalik pa kayo, na talagang mag-tourist lang kayo doon, and after nyo mag-tourist, ay uuwi kayo sa Pilipinas. Walang mangyayari na, for example, mag-cross country, ganun. And then pagdating doon, magtatrabaho, nag-TNT, mga ganong case, yun talaga yung iniiwasan ng immigration. Kasi po, marami ng ganun ang ginawa. So, nagiging nawawala ng tiwala yung immigration sa mga Filipino na magta-travel. So parang damay-damay na talaga lahat. Kaya naman din na hindi talaga natin ma-blame yung immigration kung bakit ganun na lang talaga sila ka strict kapag yung destination natin ay ayun nga sa red flag na country. So, be prepared na lang po talaga. Ipaglaban yung karapatan nyo mag-travel. Ipaglaban nyo yung purpose ng travel nyo kung talagang totoo. And hindi nyo kailangang matakot. Kasi yung mga nababalita na na-offload, ganun. So, normal. Actually, everyday may na-offload po talaga sa Philippine Immigration. Hindi lang lahat nakapag-share ng offload experience nila. Pero, marami din pong nakaalis. Diba? So, magdedepende lang po talaga yan. Paano natin sagutin yung immigration officer
kapag in-interview tayo. So, dapat tugma yung mga sagot natin sa mga documents na dala natin. Kasi kapag, for example, iba yung nasa documents nyo, and then iba din yung sinagot nyo sa immigration officer, so magiging red flag po yun. Iisipin ng immigration officer, talaga bang totoo to? Kasi iba yung sinabi mo, iba sa documents na dala mo. So kung totoong mag-tourist tayo, kung totoong mag-visit tayo doon sa bansa na yun, mag-work tayo, depende kung ano man yung purpose ng travel natin. Kung totoo man yun, then prove it. Diba? Walang problema. Kaya naman wag talaga tayong magsinungaling. And then dapat i-comply po natin yung tama na visa sa purpose of travel natin. For example, kung ang purpose ng travel natin ay magtatrabaho, so make sure na meron po tayong legal na dokumento na para pwede po tayong magtrabaho doon. And then for example, kung ang purpose ng travel natin ay for leisure, for tourism, magtutour lang tayo, and then kailangan meron din po tayong tamang dokumento for tourism, for tourist, as tourist. So kapag ganun, hindi po talaga tayo magkakaproblema sa Philippine immigration. So ayun po, be aware and be over-prepared kapag magta-travel po kayo, lalo na kapag yung destination nyo ay sa red flag na countries. So kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Doon po sa giveaways natin na free visa and travel assistance. Sa mga gusto pong sumali para maka-avail ng Roots Travel Services, mag-message po kayo sa akin and isend nyo po sa akin yung country, kung saan man yung destination nyo, and then yung visa type, kung ano po yung visa na gusto nyong a-applyan. Tourist visa ba? Visit visa? Marriage visa? Spouse visa? Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong a-applyan. So, ilagay nyo po doon. And then next ay yung purpose po ng travel nyo. So, yun lang po yung isend nyo sa akin. So, pwede nyo pong isend sa Facebook page, sa Instagram, sa website mismo. And then, pwede nyo pong i-comment dito. And then, sa Saturday, sa July 22, 2023, i-announce ko po kung sino yung maswerteng mapipili na para makapag-avail ng free na visa or travel assistance. So, pwede po kayong pumili kung ano man yung kailangan nyo. Visa assistance ba or flight assistance? And then again, for free po yun. Pipili po tayo ng isang maswerte na makapag-avail ng free services natin. So, sa mga gusto pong sumali, i-message nyo lang po sa akin yung mga information na kailangan ko, yung na-mention ko kanina. And then, ayun nga, isend nyo lang sa akin. Magkita-kita po tayo sa next na video and thank you po for watching. Bye-bye!